Alright guys, come on. Let's go for a ride. Alright! Good afternoon guys! Welcome back to the channel. Today, maiba naman tayo. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na mahiram. Itong, hindi akin to ha. Hiniram ko lang kay sa pinsan ko. Shoutout sa iyo, Captain Joel Jim Lacanlale. Salamat sa pagpapahiram mo ng laruan mo. This is my toy for today. Maiba naman tayo. Re-reviewin lang natin ng konti itong Ford Mustang 2017 Ford Mustang EcoBoost ni Insan. 4-cylinder turbo. Mustang was released, first released in 1964, and then after so many decades, ito na siya ngayon. Kahit na 2017, yung latest na Mustang is kamukha naman ito. So gusto ko lang ma-experience. Akin mo, ingay mo. So dito tayo ngayon para ma-experience kung paano magdala ng isang muscle car na kagaya nito. Pag nakakita kasi ako ng mga muscle cars, mga supercars na dumadaan sa daan, wala, tululaway. Tululaway sa inggit. Pero ngayon meron tayong chance, okay? Andito nga pala tayo sa SBMA. Ito yung airport. Ayun ang dagat. Nagsimula tayo sa exterior. So nakikita nyo to guys. Ito, 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 tsaka ito. Lalong lalo na ito. Hindi ano yan, hindi stock yan. So dinagdag na lang yan ni Insan. Actually, totoong carbon fiber to. Pakita mo nga. Yan. Carbon fiber spoiler, ducktail, tsaka ito yung mga vents niya. Finersonalize niya itong kotse niya, so kanya ito, kaya kung anong gusto niyang ilagay pwede. 19 inch wheels harap at likod, disc brake all four wheels, pati dito merong carbon fiber trims, side vents, although not functional for ano lang
pamorma lang, tsaka itong hood scoop. So tingin ko sa, I think sa Manila niya binili to. Sa harap, dati merong ano dito, carbon fiber chin, bukod pa dito sa chin na to. Kaso pinatanggal niya sa akin. Kasi nga masyado nang mababa. Maari siguro marami sa inyo ang hindi believe sa EcoBoost na 4-cylinder. Na-experience ko yung power niya actually. The power is actually more than enough. Dahil nga turbocharged siya. Lalo na kung mag-i-stay ka doon sa boost, sa range ng boost niya, talagang ma-appreciate mo yung power niya. So again, ito yung engine niya. Personalized by Joel Jim by painting it red. Yung mga ibang plastic trims. Air cleaner, ito. Fuse box, tsaka engine cover. Sa pagkakaalam ko, itong engine niya produces 310 horsepower and then 320 pound-feet of torque. So guys, imagine nyo yung 310 horsepower. Napakalakas nun. Yung mga SIR nyo, yung mga VTEC dyan, nasa 150 lang yata yung mga horsepower nun, pero malakas na. What more kung ito, 310. Ito yung turbo nya. And then 4-cylinder. Kung papansinin nyo guys, napakalaki ng engine bay. Kasi nga, design to para sa malaking makina, V8. Nung sinalpakan nila ng 4-cylinder, hindi na sila nag-modify sa engine bay. Kaya nagmumukhang maliit yung makina. Pero actually, malaking makina to. And malakas. Wala naman siyang ginawa masyadong modification sa engine. Mostly sa aesthetics lang, sa panlabas. Sa engine, wala siyang minodify. So, fully stock pa rin siya. Dito naman tayo sa likod ngayon. Ipapakita ko lang sa inyo yung exhaust system niya. Makikita niyo ba yan? Borla Attack exhaust system. Hindi lang isa, dalawa yan. So, hindi stock yan. Yung stock medyo tahimik. Kaya pinapalitan ni Insan ng Borla Attack. Dito naman tayo sa loob. So it comes with a pillarless door, window, kung paano mo sabihin. Wala siyang frame. And then, sa EcoBoost, ang pinagkaiba dito sa Pilipinas, ang release dito sa Pilipinas, ang EcoBoost, naka Recaro seats. Ang 5.0 is naka regular seats lang. Pakita mo. So yan ang stock na seats ng EcoBoost. And then sa dash, as you can see, puro red trims din. Hindi stock yan. Si Insan na lang ang nagdagdag niyan. All right. So it comes with a I think 6-speed automatic transmission. I'm not sure kung 6-speed or 7-speed. With paddle shift andun sa may steering column. All right. So gusto niyo bang maranasan kung paano sumakay sa Mustang? Tara, let's go. Tara na guys. All right. Safety first guys, seatbelt muna. Okay? So let's take this beast for a ride. Guys, maybe you're wondering kung gaano kalakas yung makina. Hindi naman siya as in halimaw sa lakas, pero more than enough para sa kaha niya. Kaya niyang kaya niyang dalhin yung buong kaha ng Mustang. Yung nga lang ay talagang kailangan mong ibaon yung paa mo para mapunta ka sa boost range ng turbo.
din. Sisimula sa 1,000 to 2,000 RPM. Medyo walang torque, pero above 2,000 RPM, doon nararamdaman yung power ng makina. And then, nagkikick in yung turbo at around 4,000 RPM, doon ko nararamdaman. Red line niya nga pala, 6,500 RPM. Ito nga palang Mustang na to, ito ang natatanging sports car sa bayan namin ng Subic. Kaya pag dumadaan to doon, talagang head turner. Actually, gusto ko talaga yung styling ng itong Mustang na to. Malakas makaagaw ng attention. Lalo na yung choice of color pa ni Insan, puti. Kita-kita ko talaga yung mga lines ng kotse. Kung itim to, malamang hindi makikita yung mga lines. Consider nyo pa rin muscle car itong kotseng ito, particularly itong model na to na EcoBoost 4 cylinder turbo. Okay, so ito, nakahanap na tayo ng straight. Sukatin natin kung maabot tayo ng 100 doon sa turbo. Pakita mo ito yung speedometer. Okay, ito. Okay, so patayin natin mode. Patayin natin aircon. Let's go. Feature ng EcoBoost na to and itong Mustang na to is it comes with a shaker sound system. Ayan, oh. So marami siyang speakers, dalawa dito, isa, dalawa, tapos may tweeter pa rito, magkabilaan yan, and then magkabilaan yan, and then sa trunk may subwoofer pa. Alright, so naranasan na, na-experience ko na yung 0 to 100. I-finalize ko pa kung gaano yung exact time. Ngayon, pabalik na tayo sa Cabiasnan dahil kanina.
internet radio pala. Anong internet radio mo? Yourfm.org. Makita ka. Ayoko. So, mga tinga Baguio dyan, or kahit sino, actually, worldwide, pwede nyo matabayanan ng programa niya. Lalo Your na, FM Radio. Yeah. Lalo na yung mga OFW dyan na namimiss ang Pinas. Yeah. Mga OFW na ngangit. Alright, so dito naman tayo sa harap ng Yacht Club. So yan ang Subic Bay Yacht Club. Dito tayo sa ilalim ng Pine Tree. Ipapakita ko lang kung gaano ka-practical itong Mustang na ito. Kasi may ibang sports car na 2-seater lang talaga. Ito naman is 2 plus 2. Actually, meron siyang upuan sa likod. Although medyo masigip, pero pwede na pagtsagaan kung talagang kinakailangan na magsakay ng tropa or ng mga anak mo, eh magagamit mo. Okay, so ipakita ko lang sa inyo kung gaano kaluwag o gaano kasigip sa likod. Okay? So i-slide muna tong Spark Recaro seats forward. And then yan. And then yung access sa likod, eh medyo okay naman. Subukan natin. Hindi ko alam paano diskarte dito. Siguro ganito muna. Yan. Okay. Yan. So yung upuan sa likod, guys, bucket seats din. Although bench seat siya, pero nakahulma yung puwet mo. Talagang swak na swak ka. Yung floor, okay naman, hindi mababaw, hindi malalim, pero pang 2-seater lang talaga siya dahil dito sa may divider, yung center armrest. So, i-ano natin to. Yan, pag maluwag yung knee room, pero sagad naman yung ano, yung upuan sa harap. Subukan natin i-adjust. Re-adjust mo yung upuan sa harap. Yan, aray ko, tama na. Fucking mother bloody fuck bitch. So, masigip, guys. Dikit na yung likod ko. Dikit na yung tuhod ko. Para lang normal sitting position sa harap. Pero pwede pa rin. Pwede namang iusok mo nga konti pa yung upuan sa harap. Yan, ganyan. Yan, saktong-sakto yung ganyan. Pagdating dito sa loob, nothing special, walang toys, walang charging ports, bench, upuan lang talaga, and then may seatbelt na dalawa. And then, headroom, wala na, 5'7 lang ako, guys, pero yung ulo ko, tumidikit na sa pinaka-glass. Ito yung ceiling, eh. Ayan, pag umabante ako, ayan, sa pool. Ayan, meron pala siyang ano dito. Meron pala siyang latch dito sa likod. Para makalabas ka. Ayan. Okay? Alright, so guys, yan muna ang video natin for today. Sana natuwa kayo sa konting ride natin with the Mustang 4-cylinder turbo EcoBoost. Okay? I will see you on the next video, guys. And sa mga hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe na kayo. At sa mga subscribers ko, maraming salamat sa inyo. See you, guys. Bye!